Dr. Vito, marami po kasing mga pasyente ang umiinom ng B-complex. Dahil sabi ng mga doktor, kapitbahay natin, or mga kapwa pasyente na ito po ay may magandang benepisyo. Kung kayo ay may mga particular na sakit o karamdaman, napaka-importante alam natin kung ano po ba ang benepisyo ng pag-inom ng B-complex. Lalo ngayon na ito po ay nabibili natin kahit saan bumika. Number one, na effective po ito is para ma-maintain natin yung ating heart, brain, and body function. Kaya ito pong mga tips ay makakatulong sa inyo. Una po kapatid, kapag umiinom po kayo ng B-complex, ito po ay tumutulong sa atin para mapababa yung pagkakaroon ng heart disease and stroke. Always remember, kapag umiinom tayo nito, tumutulong ito para makapag-produce tayo ng new red blood cell para ma-deliver yung oxygen sa ating mga tissues at sa ating body. Ito po ay tumutulong para magkaroon tayo ng good circulation. Number 2 kapatid is para ma-avoid natin yung pagkakaroon ng anemia, especially kung tayo po iniinom ng vitamin B12. Kasi ito pong vitamin B12 by essential po sa atin para sa ating blood cell as well as nerve cell maintenance para ma-develop natin yung pagkakaroon ng healthy nerve cell para hindi tayo magkaroon ng anemia. Number 3, ito po ay tumutulong sa atin para mag-boost yung ating immune system. Ito po ay napaka-powerful antioxidant para po sa atin, para mapag-boost natin yung ating immune system, para ito po ay mabulungan tayo ng potasyon ng ating sarili. Number 4, ito po ay tumutulong sa atin para ma-reduce natin yung pagkakaroon ng incidence ng migraine, as well po as ma-improve natin yung ating vision, yung ating paningin. Ito po ay tumutulong sa atin para maiwasan ang pagkakaroon ng dementia. Ito po yung mga pasyenteng mabilis nakalimot, nag-ulanin, lalong-lalo na kung tayo po ay edad. Or yung B-complex, na ito po ay tumutulong sa atin para makagkaroon tayo ng magandang sex hormone or stress hormones para matulungan tayo magkaroon ng anti-stress hormones effect. Ito po kasi ay tumutulong sa atin kung tayo stress, kung tayo maraming iniisip, maraming problema. Ito po ay napaka-importante sa mga pregnant patients para maging healthy ang kanilang baby, especially para ma-prevent natin yung mga major birth defect, yung pagsilang ng bata, may mga defekto po sila kung hindi po sufficient ang pag-inom ng B-complex, especially itong B-folate vitamins. Last kapatid, ito po ay tumutulong po sa atin para ma-reduce po natin yung pagkakaroon po ng mouth sore sa mga pasyente po magkakaroon ng kapulit-ulit na sinaw sa kanilang bibig, sa kanilang labi o nila. Kaya kung kayo po ay palagi may gantong sinaw, especially sa inyong mga kamag-anak, huwag niyo pong kalimutan magpayo ng inyong ng B-vitamins. So, yun ang mga sinasabing mga benepisyo ng vitamin B complex. Ngayon, ang isusunod ay kung ano ang mga benepisyo ng NAC, N-acetylcysteine. Pakinggan po natin. In this video, you'll discover the untold secrets of N-acetylcysteine. Wellness Warrior, I'm Dr. Nick Sarowski, and I love N-acetylcysteine. There's a reason why. We talk about how it benefits your respiratory system. Now, N-acetylcysteine acts as a mucolytic, meaning it helps get mucus up from the lungs. It helps lower inflammation in the lungs. So if you're somebody who's suffering from asthma, COPD, or any type of lung condition, this is a game changer for you. If you need lung support, you need NAC. Mental health is another big one, and we could all use a little boost in our mental health. It has been shown to help with bipolar disorder, depression, somebody who's suffering from OCD. And what it has shown to do, N-acetylcysteine, is act on the dopamine and glutamate receptors in the brain, improving your overall mental health. Next, it's a powerful antioxidant simply because it's a precursor to glutathione. Glutathione is the most powerful antioxidant in your body. And when you boost glutathione, you boost cellular detoxification capabilities, you decrease your risk of disease, you do so many good things for your overall health. And so it's very good for that. It also is going to support liver detox. Your liver is constantly detoxing all that crap you come in contact with every single day. N-acetylcysteine will help it do its job so you don't end up in a position where you have fatty liver one day, liver cirrhosis. It's going to help the liver function as it should. And next on our list is recovery. What the research has shown is that N-acetylcysteine will help you recover from a tissue injury. It'll help you recover from, let's say you had a surgery, also even a hard workout. It is going to support the recovery process. And so definitely want to use it for that.
Now let's talk about immune health, because you know, this is one of the ones that blows my mind, and I'm not here to talk like a conspiracy theorist, but for whatever reason, government agencies like the FDA put N-acetylcysteine under scrutiny back when people needed it most over the past several years when there was a virus going around. N-acetylcysteine was pulled from store shelves, big box stores, and nobody was willing to sell it because they didn't want to come under scrutiny by the FDA. Well, it turns out that N-acetylcysteine actually helps greatly with your immune health, lowering inflammation, supporting respiratory health, and for some reason, it became a big issue when people needed it most. So, napakagaling. Una, yung vitamin B complex, napakagaling daw para sa ating heart, mind, and body functions na maiwasan yung magkakaroon ng heart disease, magkakaroon ng stroke, mga pagkapaglakas ng immune system. Okay? Napakagaling. Tapos, yung pampalinis o pampatalas ng ating isipan, napakagaling. Okay? So, yun daw ang mga function ng vitamin B complex. Ngayon, dito naman tayo sa itong sa NAC. Okay? Ito daw ay magaling sa respiratory inflammation. So, kung anumang problema natin sa lungs, o sa mga ating respiratory system, magaling daw ito. Okay. Pangalawa ay yung magaling daw ito sa booster ng glutamine at saka dopamine, yung anti-stress hormone, na yung feeling masaya ka, magaan ang iyong pakiramdam kasi lalabanan ito ang mga stress. Okay, ang pangatlo na napakagaling pa ay yung ito ay tutulong sa pag-produce ng glutathione na napakagaling na antioxidant, na ito nga, marami nga dyan mga food supplement na binibinta ay dahil ito din ay nagpapaganda rin kasi pampaputi din itong glutathione, kaya ito ay sumusuporta din. At ito naman ay magaling din daw sa detoxification, tumutulong ito sa liver, kaya napakagaling. So ito yung dalawa na napakagaling na dinagdag ko po dito sa ating mga minerals sa inumin. Nung previous na video ko, ang aking pinakita ay 8 lamang na mga mineral ang aking hinalo sa tubig upang mas masustansya pa ang tubig namin kaysa pagkain. So yung 8 na yun ay selenium, zinc, copper, iron, vitamin C with zinc, potassium, calcium, magnesium. So, 8. Ngayon, dinagdagan ko pa naman ng 2. Ang dagdag na 2 ay vitamin B complex at saka NAC, N-acetylcysteine. Ngayon, sa 10 na ito, ay talaga namang hindi mo makukuha yan sa iyong kinakain. Ngayon, ito ay mga supplements. Ito naman ay mga electrolyte. Ngayon, pag inumin mo ito araw-araw, tiyak, magkakasakit ka. Kasi itong mga ito ay hindi naman po ito puro, kundi mayroon po itong mga compound. Kaya hindi po ako nagre-recommend na iinumin mo itong mga ito kasi hindi ako naniniwala sa mga supplement. Ngayon, paano ko ito ginawa na upang magiging organic? Ito ay hinahalo ko sa tubig upang i-process sa ionizer. Ano naman po yung ionizer? So, ito yung ionizer natin. Ito ay gumagana. May kuryente ito. So, ito yung inumin. Ito yung waste. Okay? So, alkaline ito. At ito naman ay acidic. So, ito yung ating ionizer. So, unang, ang function nitong ionizer, ano, uulitin ko, ito ay may kuryente kaya patay lahat ang mga bakterya. Okay? At ito ay ionized. Ibig sabihin, nag-charge ito sa tubig upang magkakaroon ng ion yung tubig at saka yung molecule ng tubig ay mabasag kasi ang water ay H2O. So, pag kinuryente mo yan sa itong ionizer na ito, matatanggal yung isang hydrogen kasi H2, dalawa yan, matatanggal kaya ang mananatili ay hydroxide. Kaya ang hydroxide na yan ay alkaline, kaya maganda sa ating katawan at pure yan, pinakamaliit na molecule yan, madaling sumuot sa ating mga arteries.
Okay, ang pangatlong function sa ating ionizer ay magtatanggal ng acid. Okay, magtatanggal ng acid kasi ang tubig natin ay mayroong chlorine. Kapag nainom natin yung chlorine, masama. Kaya tinatanggal dito, kaya nagiging malinis yung ating tubig. Pure na. Okay, yan po yung ating ionizer. So ngayon, sinasabi natin, hindi po natin nirecommend na iinumin natin itong mga supplement na ito kasi malamang, sabay-sabayin mo ito araw-araw, malamang magkakasakit ka dahil hindi po ito mga puro, may mga compound po ito. Mga compound dyan, hindi po dyan puro. So ang ginawa na po natin, ipagana po natin sa ionizer at ito, ipundo ko muna dito. Ipundo ko muna dito, ngayon wala nang laman ito kasi nagamit ko na 5 beses ko ito gagamitin. So itong lahat na ito, ihalo ko dito. At saka, kukuha lang ka ako dito araw-araw. Okay, o una, ipapagana ko muna ito dito sa ionizer ng isang basis, isang 24 hours. And then, ista ko dito, then kukuha pa uli ako dito ng araw-araw ng isang pitcher. So, 5 beses ko ito gamitin. So, hindi masyadong mag-aalala ka na baka mamaya sumobra dahil 5 beses mo gagamitin at buong pamilya gagamit. So, hindi lang isang tao. Kaya, sama-sama at kunti-kunti lang. Kunti ang amount, ngunit nainom mo lahat ng klase sa isang araw. Yun, ginawa natin itong na parang organic dahil dinaan nga natin sa process doon sa ating ionizer. Ngayon, mag-segue tayo ng topic. Sisingit tayo. Ito ang isisingit natin. Sino ang tunay na mayaman? Okay? Ulitin ko, sino ang tunay na mayaman? Yung tunay na mayaman ba, yung mayroong trillionis, yung may mga barko, yung may pag-aari ng mga malalaking kumpanya? Ito ang sasabihin ko, hindi yan ang tunay na mayaman. Ang tunay na mayaman ay yung mayroon siyang bagay na nagpapaangat sa kanyang pagkatao. Yung nagpapaangat, ibig sabihin, dati ikaw ay ignorante, nung ginamit mo yung bagay na yon, umangat ka, nagiging tumalino ka o kaya na marami kang natutunan o kaya above ka sa normal, na yung mga normal na tao ay maraming sakit. Ngayon, nung ginamit mo yung bagay na yun, yung pag-aari mo na yun, ay nagiging angat ka na hindi ka na sakitin, naging malusog ka na. Kung ang normal na mga tao ay purol ang isipan, ngayon nung ginagamit mo yung bagay na yun, yung pag-aari mo na yun, ay tumalas ang isip mo. Yun ay tunay na mayaman kung mayroong kanon. Yung mayroong kang trilyones sa bangko, lumusog ba yung buhay mo doon? Yung katawan mo, yung isipan mo, tumalas ba? Tumalino ka ba? Hindi man tumalino ang isip mo kung nilagay mo lang doon sa bangko ang iyong pera. Pero kung ginamit mo yan, binili mo yan ng bagay na lumusog ka at naging resistance ka sa mga sakit, hindi ka na ngayon, malayo ka na ngayon na magiging stroke. O kaya, malayo ka na ngayon na magkakaroon ng mga heart disease, mga diabetes, cancer, naging malayo ka dahil ginamit mo yung trillions na yun, ay yun ang tamang paggamit. Pero kung kumpara natin, kung ikaw ay walang trillions, ngunit lumusog ang iyong katawan, malayo ka sa pagkakaroon ng stroke, malayo ka sa pagkakaroon ng kidney disease, malayo ka sa pagkakaroon ng cancer, o mayaman ka dahil wala ka o kung kaya umangat ang iyong pagkatao kaysa sa normal. Kaya ito, balikan natin itong ating sinasabi dito. Itong binibigay natin na mga itong ating binivlog dito ngayon at yung binabahagi kay, napaka-importante ito. Kung naintindihan mo ito, mas mahalaga pa ito kaysa sa pera. Kasi kung malusog ka, kung tumalas ang iyong isipan, kung malayo ka sa stroke, kaya mo pang sumustini at maging sumaya ang buhay mo at magiging kaya mo pang humanap ng pera. Hindi mo kailangan ng mayroong trillions. Ang importante, habang nabubuhay ka, mayroong kang pangtustos at makakaya mong gawin yan dahil malusog ka, masaya ka, at matalas ang iyong isipan. Yan po ang ating napaka-importante na binabahagi dito sa ating vlog na ito. Yan po. Salamat po.